Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to Tictalk with Aster, Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakapanayam. One of the top executives ng ABS-CBN, an award-winning actress, the host of the longest-running drama anthology on TV, mga kaibigan, the one and only, Miss CHARO SANTOS-CONCIO! Hi! Hi, Mare! It's my pleasure. Thank you for inviting me. Naunahan mo ako doon. Malalaman natin ngayon, sino nga ba si CHARO SANTOS sa likod ng camera? Kumusta ka sa in the family? Pang-ilan ka sa pamilya? Pangalawa ako sa anim na magkakapatid. My father was a doctor and my mother was a teacher. Pinanganak ako sa Legazpi City, Albay. I see. O Bicolana by birth. Okay. Pero lumaki ako sa Calapan, Oriental Mindoro. But ang medyo magkalayo? Oh, may... Kasi yung family ng mother ko, taga Nauhan, Oriental Mindoro. My mother is Nora Navarro. Ang tatay ko kasi na-assign sa Legazpi City because he worked for government eh. Na-assign siya sa Legazpi City. He ran the Malaria Institute then in the 50s. Yes. Tapos, laging binabagyo ang ano, Bicol. Alam mo naman, daanan niya ng bagyo. So sabi nung lolo ko daw, the father of my mom, doon na lang kayo sa ano, sa Mindoro and somebody can also look after the yung mga lupain ng aking grandfather. So yun, my father agreed to move the family to Oriental Mindoro. All girls ba kayo? One boy, five girls. My boy. Yes. Oh, at sa probinsya, naglalakad lang kami. Okay. Kasi pag may emergency yung tatay namin, di ba, nasa pasyente o nasa ospital, naglalakad kami. From eskwelahan, sa bahay. Lumaki kaming anim na magkakapatid na walang katulong. Really? Wala kaming katulong sa bahay. So, maaga pa, marunong na kaming gumawa ng gawaing bahay. 12 years old ako, nagsasaing na ako, namamalengke ako. Tapos hindi ka pwedeng kumain, lumabas ng kwarto mo para mag-agahan unless... Ililigpit mo yung hinigan mo. At kulambo kami noon sa probinsya. Yes, kulambo, so, ganun naman doon eh. Fresh air naman eh, yes, di ba? Yes, pero sa gabi, yes. Magkukulambo ka para yes. Sa mga... At nakabukas lang mga bintana. Bukas sa mga bintana. Uh-huh. Ganun sa probinsya eh. Yes. Oh. Ay, kailangan ligpitin mo muna yun, ang higaan mo. Hindi ka pwedeng lumabas ng kwarto mo. Parang military, no? Pero magandang training yun. Pero magandang training. Yes. So, bata pa kami, di kanya kami-kaming hugas ng plato namin. May kanya-kanya kayong marunong assignment. Marunong kami maglaba, marunong kami magplancha. Marunong ako. Nako, pwede ba sabihin yun? Go, ngayon okay. Kasi uso na yung dress yes, chicken. Yes. Pero nung araw, yung magigilit ka ng leeg yes. Ng... Right. Ng yes. Manok, pagkatapos yes. Babanlian mo. Yes, correct. Alisin. Ay, galing ako. Magaling ako dyan. So, marunong ka rin magluto. Marunong din ako magluto, but I'm not a cook, ha? Oo. I'm not a chef. I'm not no, not necessarily. But I can survive. I can cook. Uh-oh. I can. Do you cook for your family? Bihirang bihira. Kasi, ayun, may cook. Okay. Kasi may cook. At saka, working mom eh. O, paano ka naman napunta ng Maynila? Nung magka-college na ako, parang the family decided to move the family here to Manila. Dahil magkukulehyo na lahat. And my father and my mom wanted for us to get our college education here. So, probinsyana talaga ako. I can relate to it. Ang roots ko ay probinsya talaga. I can relate to it. I'm also from Samar, Borongan. Same town kami ni Boyo Bunda. Diba? Ano tayo? Sanay tayong... maglakad sa gubat, sa palayan, di ba? Ang isa lang na regret naming magkakapatid dahil napaka-stricto ng tatay namin, hindi kami pinapayagang lumabas, hindi kami marunong lumangoy. Another thing in common, biro muna, malapit kami sa beach, ha? Oh. It's just a walking distance. Hindi rin ako marunong lumangoy. Diba? Kasi nga, ano ba yan? Bawal. Yes. Doon ka sa bahay. Lalo na, mga babae, yan, sa bahay. Nag-aral ka, syempre, dito na sa Maynila. Yes, I went to St. Paul College, Manila. And you took up? I enrolled first in communication arts. And then martial law was declared. Di ba nawala ang mga media institutions then. I shifted to nursing. So I took
Yeah, I took up 3.5 years of nursing. Talaga? Oo. Pero pagdating na sa... Which hindi namin alam. Hindi niyo alam. Correct? Oo, caregiver ako. Yes. So anyway, tapos ko ang capping ceremony, tapos we started work na in the hospitals. Pagdating doon, I realized, I don't think I'm cut out for nursing. And by the time things had normalized, bumalik na ulit ang mga networks, parang talagang tinatawag ako ng field of entertainment. So I decided to shift back to communication arts. You were already in college nang sumali ka sa Miss Baron? I had already graduated when a friend introduced me to Miss Elsa Payumo. Miss Elsa Payumo, diba? She was Miss Caltex. She was working for Baron Travel and she put up the Baron Travel Girl. And that's, you know, yun. Sumali ako. And you were declared as Miss Baron Travel Girl? Yes. 1976. Yes. Paano ka naman napunta sa industriya? Sa industriya yung to? Alam mo, nung Baron Travel Girl pageant, si Lino Broca, the late Lino Broca, happened to be watching the pageant. The following day, tinawagan ako. I don't know how he got my number, but he called me up. Sabi niya, Charo, you don't know me. I'm Lino Broca. Naman, who wouldn't know Lino Broca, di ba? Wow, oh, pero no less. I'm Lino Broca. I have a friend, Mike De Leon. He's looking for a new face to play the female lead role in his first directorial job. But you have to go for auditions. Magsabi ka na sa mga parents mo, kung ano, kung pumayag sila, o 2 days from now, you go to LVN Studios. Nagpaalam ako sa tatay ko, syempre ayaw. Sabi na, ay nako, mahirap yan pagka-artista. Dad, sabi ko, mag-audition lang naman ako. Hindi naman ibig sabihin, pag nag-audition ka, ikaw nang mapipili. But, you know, I just wanted to go for the experience. Give it a try. Yeah, and I wanted to feel how it's like to be put on the spot. Diba yung talagang you're going through a test, something like that. So na-convince ng nanay ko, pumayag. So I went for the auditions and little did I know na ako ang mapipili ni Direk Mike De Leon. And Itim became my first film feature. And this was when? In 1976. Katatapos mo lang ng Miss Baron Travel? No, in fact, I had to ask the permission of the management team of Baron Travel kasi I had a contract with them, di ba? Yes, for 1 year. Oo, for 1 year. But pinagbigyan ako ni Chief Justice Artemio Panganiban. He was the head of Baron Travel then. Was that the movie na nanalo ka? Yes. Imagine, first movie na nanalo ka with this actress. Talaga, you were cut talaga na maging actress. Hindi ko nga alam na Itim pala was submitted to the Asian Film Festival. Tapos I just got a call at 3 o'clock in the morning from Baby K. Jimenez, my dear friend Baby. Sabi niya, Charo, nanalo ka. Ano? Best Actress, Asian Film Festival. Wow. Wow talaga, sabi ko. Totoo. After Itim, sabi ng tatay ko, sabi, you're only allowed to do one movie. Wow. Pero sa di magandang pangyayari, my father had a bad stroke, a fatal stroke, and he passed on. I decided to stay in the movies. I wanted to help the family also. Ito na ang profesyon na tatahakin ko. The offers naman started coming. My second movie was Tisoy with Ishmael Bernal, and then dumating na yung mga opportunities, no? So for 5 years I did acting work. Pero habang nag-aartista ako, nag-observe ako ng how the production was being run. I looked up to the late Armida Siguan Reyna as a great mentor in producing. So sabi ko, kaya ko din to. Kaya kong gawin to. So I was given a break by Bancom Audiovision by the late Jackie Atienza. And my first line production was again with Direk Mike De Leon, which was Kisap Mata. Naging producer, pinasok mo na ang pagiging producer. You're an actress, at the same time, pinasok mo yung pagiging producer. Nagsimula ka sa Bancom Audiovision, right? Yes, Bancom Audiovision. Kailan mo pinut up yung Vision Films? Kasi from Bancom, I did independent movies with yung mga action pictures, di ba, with the late Simon Ongpin. Nag-Regal pa ako, nag-2 years ako sa Regal. Yun na nga eh, yun na nga ang ano ko eh. Ano bang nauna? Nag-experimental cinema of the Philippines pa ako with Senator Aimee. Really? Oo, yung Himala, Oro Plata Mata, Misteryo sa TTWAA. Tapos yung mga movies
Nina Bong Revilla, Rudy Fernandez, Philip Salvador. Yung Rosario ba? Balat Rosario. Oh, Balat Rosario. Sa Vision yun. Sa Vision. Oh, oh, yes. So after my 2 years with Regal, yun, we put up Vision and Films. In fairness, lahat ng mga pelikulang hinawakan mo, these are considered classic movies, di ba? So talagang, at saka hindi mga ordinaryong pelikula. Pero malawak yung experience ko sa production. Kasi yun na nga, from the classics like Kisap Mata, Himala, Oro Plata Mata. I was also there in the biggest hits of Regal Films. Tito Vic and Joey, Maricel Soriano, Snooki Serna, Gabby Concepcion. Ayan, 2 years ako sa Regal eh. What do you do sa Regal? Line producing? Supervising? I was a creative head. Ah, okay. Ako ang tagabasa ng mga material ni Mother Lily. At binabasa ko talaga yung script sa kanya. So I give my inputs kung... Ito okay to? Oo, okay to. Ito kailangan baguhin. Ito kailangan pang ma-improve natin yung characterization. Yun. Everything that I know about commercial filmmaking, I learned from Mother Lily. So from Regal... Kasunod na dito yung pagpasok mo sa ABS-CBN. Yes. Ang ganda na ng posisyon mo nun sa Regal. So, kumusta ang pagpapaalam mo kay Mother? Okay naman. Siyempre, nagtampo muna siya. Nagtampo siya at first. Oh, hindi naman maaalis yun. Alam mo naman si Mother, pag nahimasmasan mo na, nalambing mo na after a while, naiintindihan naman niya kung why I had to make that decision. Ano yung unang posisyon mo sa ABS? I was a production manager. From production manager... I became programming director, and then from programming director, I was appointed head of television. And then when the business grew into a big entertainment company, so they made me also run cinema and then music and all the other, you know. That's when you started Star Cinema? Yeah. So, okay. So Star Cinema is how old now? 25 years. Okay. The first film was with Bong Revilla, Ronquillo. And of course, you were the very, very first lady, president, diba? Appointed by ABS-CBN and then CEO. I became president 2008. So, ikaw lang yung talaga ang kaunahan, lady president and CEO ng ABS-CBN. Lumawak yung experience mo in the entertainment business. So, hindi na lang pagpapatakbo ng pelikula, musika, even talent management as well. Oh, yeah. Diba? Yeah. Mm-hmm. With those years na ikaw yung head ng ABS-CBN, that was also the time na talagang sobrang lumaki at lumawak yung ABS-CBN. Those were very good years for the company. Ano ang naramdaman mo when matapos yung term mo bilang president at saka CEO? Siyempre may lungkot, not so much because you miss the job. Ang malungkot yung hindi mo nakakausap yung mga taong nakakausap mo araw-araw, 'di ba? Hindi mo na, you know, because life goes on and madami silang inaasikaso. Ikaw naman, ibang phase na ang pinapasukan mo. Eh, di ba? Ikaw naman, retirement phase ka na. So, you really let go of the day-to-day. I miss the people. I miss the activity of brainstorming with them, exchanging ideas with them. Yun ang pinaka-miss ko. But I didn't miss the day-to-day. The world doesn't stop with one person. The world doesn't stop with you. You know, it doesn't revolve around you. There is such a thing as continuity and succession. So, as a leader, that's also your responsibility to make sure na smooth ang transition mo to the next leader. Yun ang totoong pagiging leader, di ba? Na hindi ito tungkol sa'yo, tungkol ito sa organization na iniiwan mo at tungkol ito sa kumpanyang minahal mo at sa mga empleyadong minahal mo kasi no one is indispensable. Correct. No one is indispensable. Right. Oo. You know, Corey and her entire production team and all the content people there in ABS-CBN are doing a good job and kaya nila yan. Kaya na nila yan. Given the choice, anong pinaka gusto mo? Anong pinaka parang pakiramdam mo is mas fulfilled ka as an actress, as a producer, as a TV host? It's a toss-up between acting and producing. Yes. Yeah. Iba ang binibigay sa akin ng pagiging production person because, you know, as a production person, from the germ of an idea, nakikita mong umusbong ito, no? Yung you give life to it hanggang nakikita mo siya sa big screen. So it gives you a different sense of fulfillment. And you also learn how to deal with all sorts, no? You know, kasi in production is teamwork, eh. Movie making, TV producing, it's all about teamwork.
So, hindi pwedeng isa lang ang bida. Dapat lahat kayo bida, lahat kayo nagkakaintindihan. So, it gives you a different kind of challenge. In acting naman, that you're being given the opportunity to portray a character, another person's character, another person's life story, another person's journey, is also as fulfilling. Kasi binibigyan buhay mo ang isang tao na maaring ni hindi mo kilala sa buong buhay mo. Pero yung understanding mo of the human conditions, your understanding of what makes an experience soulful, iba rin ang binibigay eh. Kasi humuhugot ka sa lalim ng pagkakaintindi mo sa katauhan ng karakter. Ikaw yun eh. The director can tell you what to do, can have a discussion with you about the character, but ultimately, you're the one on the spot. And you're the one delivering the emotions. Mahirap. Mahirap mamili. Mahirap mamili. Pero mabuti na lang, pareho mong kayang gawin. Okay, ang isa pang kaya mong gawin ay ang pagiging host ng longest running drama anthology. Ang maalaala mo kaya? Naku. Parang ano ang dating nito sa'yo? Ay, it is such a blessing. Kasi palagay, ang tingin ko sa sarili ko is akong kwentista. Tama ba? Correct. Correct. Tagakwento. I'm storyteller. I really am a storyteller. Bata pa lang ako, Mare, nakikinig na ako sa drama sa radyo. Pareho. Oh, nagbabasa ako ng mga liwayway, ng mga comics, di ba? Nanunood ng lahat ng pelikula, nanunood ng telebisyon. So, alam ko talaga ang sining ng entertainment. Natural sa akin ang makinig sa kwento ng ibang tao. Talagang, I have genuine interest in the story of another person. Pag sumasakay ako sa jeepney nung araw, eh, makausap ko lang yung, bago bumaba, alam ko na yung kwento ng buhay. Yung ganon. Yung... So, nagko-commute ka dati? Oh, yeah. Wala naman kaming kotse nung araw. So, nag-jeep, nagbo-bus, lahat yan. Naglalakad ako sa baha. Eh, sa University Belt area pa yung ano namin. Yung... Sa Manila, yes! Yes, oh, so, binabahayan sa area na yun. From St. Paul's, di ba? Yes. Tapos, sa Hiran. Oh, papuntang Lepanto, Quiapo, ayan. Nagdadaan ako. So, I didn't know that. Oh, oh di ba? At saka, alam mo, sa probinsya, nung araw, ha? Walang baha. So, hindi ako nakaka-experience nung baha. So, tuwing bumabaha dito sa Maynila, natutuwa ako kasi bago eh. Bago experience. Bago experience. Eh, hindi pa naman madumi ang tubig nung araw. Correct. I mean, di ba? Kumpara ngayon. Oo. Hindi pa overly populated ang syudad nung araw. At hindi pa maraming basura na nagkalat. Oo. Was there any particular episode na may tama sa'yo? Yung kwento ni Aling Reming, na ginampanan ni Miss Gina Pareño. Mm-hmm. She was the mother of 5 children, 3 of whom nakulong have siya, mental issues. Na dun sa yung linagay niya sa selda yung mga sakit anak niya. Yes. Because, you know, they would turn violent pag may atake. Ay, sobra akong humanga sa kanyang unconditional love. Hindi ko maarok yung lalim ng pagmamahal sa mga anak. Ay, grabe. Uh-oh. At saka siya, para lang niya maikwento yon, di ba? Dahil hindi naman siya nagsusulat. Lumawas siya from a town in Aklan to Calibo kasi anong time na yon ang MMK, mag-story gathering sa iba't ibang probinsya. Pumunta siya sa Calibo at ikwento niya talaga ang karanasan, ang buhay nila at para makahingi ng tulong, para maipagamot ang kanyang mga anak. Sabi. Ay, hindi ko makakalimutan. Sarami ng episodes. At saka, ang galing-galing ni... Gina doon. Yeah, correct. The performers in that episode, ay nako, talagang unforgettable. Pero napakarami pang iba yung sinturon ni late Fanny Serrano and Gabby Concepcion. Yes. Was very memorable. Yung the first episode, Robert Arevalo and Romnick Sarmenta, yung kwento ng mag-ama na akala... May galit yung, kasi janitor lang yung tatay niya, may galit yung anak, parang hindi siya nabibili ng rubber shoes, ganyan-ganyan. Hanggang namatay yung tatay niya, at ang iniwan sa kanyang gift ay a pair of rubber shoes. Oh. Ay, nakakaiyak. Oo. Again, no, kwento ng pagmamahal ng magulang para sa anak. Palagay mo,
Bakit ang tumatagal sa area hanggang ngayon ng MMK? You know, the stories are true to life stories of our kababayans, ano? Galing ito sa kanilang puso. Alam mo, Mare, pag bumabiyahe ako, tapos nandun ako sa waiting area, just before the boarding, kasama ko na yung mga kababayan natin, na mga seamen, mga OFW. Ay, naku, pag sinabi ko lang na, kamusta kayo? Biglang makikwento na. Ay, nandun naman ako, nangikinig ako sa kanilang mga kwento. Stories are the basis of any relationship. Kilala natin yung mga magulang natin, kilala natin ang kanununuan natin dahil sa mga kwento. At yan ang pinapasa din natin sa ating mga anak at mga apo, di ba? Correct. Mga kwento. Stories are the basis of the fabric of society, of culture, of a nation. Dahil sa kwento, buhay ang ating ano bayan. Actually, ang isa sa mga sikreto kung bakit, bukod sa nakaka-inspire, nagbibigay ng leksyon sa manonood. Yes. Yun ang pinaka-content actually ng MMK. Diba? Parang dumadaan ka sa ganitong mga struggle, sa ganitong mga pagsubok. Yes, oo. But at the end, nalalampasan. Diba? Nalalampasan. Oo, nalalampasan. Oo, diba? The stories kasi mirror us eh. Yes. Diba? Yes. Sumasalamin sa ating mga pagsubok, sa lahat ng dinadaanan natin, at sa ating ano, yung hindi tayo nawawala ng pag-asa na bukas darating ang umaga. Sa akin ha, ang personal effect sa akin ang maalaala mo, kaya dumadaan tayo sa ating mga sariling pagsubok. Pag nanonood ako at nakikita ko na grabe to ha, grabe ang pinagdaanan niya, pero tingnan mo naman, ang ganda ng attitude niya, nakasurvive pa siya, at the character became a better person. Parang you're able to put into context your own suffering. Lumiliit. At tinatanong mo ang sarili mo, bakit ako nagre-reklamo? E tingnan mo nga siya, oh. Grabe yung dinaanan niya. Nakakangiti pa siya. Nagmamahal pa siya. Natututo pa siyang magmahal. Hindi siya natatakot na masaktan muli. Oh. Di yung suffering mo is put into context. At nalalesen yung ano mo, yes, di ba? Yes. So, parang... Ah, di ba? Oo. Tayo complain tayo ng complain, oo, pero look at them, di ba? Yes. Oo, hindi kumpleto yung katawan, di ba? Yes. And yet parang normal pa rin kung kumilos. Oo. At saka nga, ano, di ba, sinasabi nga nila, truth is stranger than fiction. Kasi dati, sako-sakong mga sulat ang dumadating, yes, sa amin. That. Eh. Oo. Sako-sako talaga. Eh, nagbabasa ako. Naku, grabe ito. Ha? At random na lang yun. Totoo ba yan? Ha? Grabe naman yung, oh, di ba? May ganyan ka, grabe naman yung ginawa ng, kunyari, ng magulang sa anak, di ba? O tong anak sa magulang. Hindi mo ma-imagine na kayang gawin. Pero nangyayari. Pero yung mga letters na yun, lahat ba nababasa mo? Aba, eh ilan kaming nagbabasa. Buong staff yata nagbabasa. Okay. Pero kaming tigitigisan, ano, and then we get together. Kunyari, oo, among the 30 letters, ito yung top 5 ko. Ganon. Tapos we have a discussion. Oo. Ngayon, they email yung iba, nagsisend ng message sa akin, Ma'am Charo, maganda ang kwento ng buhay ko, ganyan. So, I introduce the researcher to the person. Yun. How much of the story ang ibinibigay nyong, is it 100%? Or naglalagay kayo ng parang for cinematic effects? Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Oo. To the best of our ability, we stay true. Kasi inaano pa yan eh, bine-verify pa yan. Kunyari, nagalit sa akin yung kapatid kong ganito kasi bababla, tatawagan pa yung kapatid, totoo ko ba ito? Kasi baka mamaya yung storytelling nakakatang isip. So we even verify the facts. Oo. Time management. Hmm. Paano mo minamanage ang time mo bilang isang TV and movie executive, mom, wife, Lola, oh, I know. Now I have more time. Hindi ko malalampasan o hindi ko makakaya na hindi ako inintindi at nirespeto ng aking asawa at ng dalawa kong anak. Pakiramdam ng isang brand new Lola nung first time ka magkaroon ng apo. Kay Francis ba? Yes, kay Francis. Okay. Si Julia was my first granddaughter. Walang kasing saya.
Napaka-talented ng mga bata. Walang kasing saya. Parang doon ko lang na-enjoy talaga yung yung pagiging nanay. Yung ganon, di ba? You are more than the mother na to them than the lola, eh, di ba? Oo, alam mo naman ako, pasingit-singit lang. Oo. So, ilan ang apo mo ngayon? Now, I have 4. 3 with Francis and isa with Martin. My second Martin, son. Ba may boy ka na? Yeah. I have 2 boys. One with Francis and 1 with Martin. Ah, okay. Oo, so, 2 boys, two girls. Yes. Oh, so, tuloy ang konsyo. Yes. Tuloy ang konsyo. Dalawa sa kanila. Yes. Pero si Julia, and the younger sister, and Talia. Para silang singer, di ba? Yes, nagbo-model. So parehong inclined to music. They love to dance, they love to sing, they play different musical instruments. Oh, siguro naman na sa tatay. Oh. Kasi sumunod din sa'yo si Malu. Oo. Di ba? Si Malu Santos. Uh-oh. So, ikaw bang nag-encourage sa kanya? No, she was the one who expressed her desire to be in the business. But yes, of course. Fair sa'yo. Hopefully. Because si Malu, naging president po siya ng Star Cinema, di ba? Yes. Until her retirement din. Mare, sino si Charo Santos na hindi alam ng publiko? Charo Santos na hindi alam ng publiko ay minsan kumakain ng expired na pagkain. Magandang pantitle. Nagagalit yung mga anak ko sa akin. Mami, expired yung pinadala mo sa akin. Sabi ko, bakit? Kung 1 month pa lang naman expired. Pwede pa yun. Actually, 1 month, pwede pa yun. Hindi naman, wala naman. Buhay naman ako. Hindi naman ako nagkasakit. Ano pa ba? Wala, simple lang ako eh. Yan, si Sandy, tanungin mo. Malimit sa bahay. Hindi ako diva. Simple lang. Tahimik. I love to read. I love to watch movies. I love to eat good food. Ay, nako. Pero hindi naman nakikita sa katawan mo, di ba? You love to eat, pero ibig sabihin in moderation. Eat. Nung bata-bata ako, hindi. Talagang masarap akong kumain. Pero never kitang nakitang tumaba. No. Never. Siguro, nakuha ko yung build ng mother ko. How do you want to be remembered? That I told stories of hope and love. Kung i-rewind ang buhay mo, anong parte ng buhay mo ang gusto mong balikan? Siguro yung aking kabataan sa Kalapan. Gustong-gusto kong binabalikan yung pinanggalingan ko. Gustong-gusto ko yun. Gustong-gusto kong parang makita kung saan ako nagsimula. Paano yung buhay namin. Yung roots mo talaga. Gusto ko yun. Oo. Yung mga alaalang dinadala nun sa akin. At saka, it keeps you grounded eh. Diba? Correct. Tapos, nakikita mo na ang pinaka-importanteng bagay talaga sa mundo ay hindi yung mga material na bagay, kundi yung talagang yung tunay na pakikisalamuha mo sa tao. Yun talaga eh. Yun ka eh. That's your personality. Oo, yun talaga ang pinaka-importante. Alam mo, Mare, natutuwa ako sa'yo nung mapanood kita sa Probinsyano. Kasi this is the very, very first time na yung ganong klaseng character. How did this come about? Paano ito in-offer sa'yo? Paano ka na-convince ni Coco? Para naku, gawin? Wala siyang convincing na ginawa. Talaga? Talagang hinihintay ko maging parte ako ng Ang Probinsyano. Pangako niya yan sa akin. Wala. Pagdating sa set, sabi niya, ito yung role na gagampanan mo. Hindi ko naman inakala na mag-a-action sequences ako. Akala ko drama lang kami. Oo. Tapos sabi niya, ay hindi, iibahin kita dito. Ibang Charo Santos ang gusto kong makita ng audience. Kakasa ka ng baril. Papaputo ka ng baril. Sabi ko, games, one of my most unforgettable roles. Baka hindi na maulit. Sana maulit pa. baka naman, at saka pang finale ka eh. Pang finale ka. I mean, sandaling-sandali lang yung role mo doon. Tinatawag na markado. Maiksi, pero markado. At ang saya-saya ko. Saya-saya ko talaga sa set na ginagampanan ko yung papel na matapang. Parang Amazona palaban, ka doon eh. Oo, talagang Amazona. Yung the other side of Charo Santos. Tumabas. Training ka ba humawak ng baril? Hindi, doon lang. Sa set. Talaga? Oo, talagang lundag ka sa pool, lundag. Si Coco talaga nagtuturo sa akin. Pati kilos, pati galaw. How was it like working with Coco, not as a co-actor, but as a director? Ay, nako. He's very, very focused with his work. Very committed. Alam niya yung gusto niya. Alam niya eh. Tsaka hawak na hawak niya yung kwento, hawak niya yung mga characters, pati yung mga linya, dumadaloy lang sa kanya. He don't work with scripts.
may outline, tapos may ano, pero nagbabago. Binabago niya. Kasi ano siya, very organic. Pag na-inspire siya with something, yun, doon na. He goes with the flow. So, dapat maintindihan mo yun about him para ma-appreciate mo na, ganito pala ang working condition sa set ni Coco. I like your character in Kun Maupay Man, It Panahon. And of course, ngayon pa lang, kinukongratulate na kita dahil ang dami mong nomination for as Best Actress, iba't ibang award-giving body. Doon sa lahat mga ginampanan mo in the past, any particular role na sobrang malapit sa puso mo? My role in Kisap Mata, The Tormented Daughter. Very internal kasi, very yung characterization niya, di ba? Yung hindi, it's a very quiet film, and yet the entire experience of the characters was horrific, di ba? You are a multifaceted talent. You act, you host, action star ka na rin. Hindi naman. Sa probinsya, no, di ba? And you are a movie, a TV and movie producer as well. Rolled into one, mm-hmm. di ba? Did you ever imagine yourself na mapupunta ka sa ganitong arena? Hindi. I really just went with the flow. I followed my heart. Bukas lang ang aking mata at tenga sa mga mensaheng pinapadala sa akin ng universe, 'di ba? The opportunities that opened up to me. Yun lang ang sinunod ko. Let me thank my personal sponsors. Ever Belena, Pillow Glow, Doc Rubs Chiropractic Wellness Clinic and Food Supplements. Mesa Tomas Morato, Beauty Derm, Erase Beauty Care, Nutritech, thank you so much to Josh De La Luna, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nes Astilla Salon for my hair and makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Pandan Asian Cafe, Aficionado by Joel Cruz, Studio Manila, Vine Aesthetics, Bebot Santos of Coloretti Clothing. Maraming salamat sa inyong lahat. Anong advice mo sa mga baguhang henerasyon ng mga artista, mga producers? Oo, kahit na sinong may pangarap, di ba? You follow your heart, you pursue that dream. Pero kasama niyan is a lot of hard work and a lot of commitment. Hindi mo makakamtan lahat ng pangarap mo na nakaupo ka lang. One should never feel entitled. The world doesn't owe us anything. Tayo ang dapat magbigay sa mundo. Tayo ang dapat magbalik ng blessings sa mundo. Ang blessings do not fall on our lap. We have to work hard for it. We have to strive hard for it. And so it requires a lot of commitment, a lot of dedication and patience. And parang may hinahanap na, may sense of duty ka. Meron kang sense of duty to others. At the end of the day, dapat hanapin mo yung ano ang kahulugan sa lahat ng ginagawa ko. So hanggang may hininga, there is a mountain to climb, di ba? There are adventures that we want to take. So, and there are many more lessons to be learned. Who are the closest friends you have in the industry? May kinoconsider ka ba? I know you have a lot of friends, pero syempre meron kang ano eh, parang I would say siguro special friends na kinoconsider mo talaga na parang pamilya na rin. I guess the people in production, there are just too many to mention. Ah, okay. Oh, yeah. No one in particular. Yeah. If your husband is watching now, your message to him. Oh, Cesar, thank you very much for loving me unconditionally, for respecting my person, for allowing me to fulfill my dreams. Thank you for teaching me patience, kindness, compassion, and the true meaning of love. Thank you. Thank you so much. Thank you for a wonderful life. Your two sons? Oh my God, my two sons. You're the love of my life. I wish I could have been more present when they were younger, but your mother had a career. and I tried my best to juggle both. I wish the best for you both. I wish you all the happiness in the world. You always follow your heart. What matters is that you believe in yourself. You know, nothing else is important. You be happy. Be happy in your life. Try always to be happy. And stay kind and compassionate to others. Your grandchildren? Oh, my grandchildren. I wish them all of their heart's desires. I wish that they will find fulfillment in their dreams. And I wish them to grow up to be good people. And to all your fans?
Oh my God. Thank you. Thank you very much for all the love and support you have given me. You have been such a blessing in my life. I will not be where I am now if not for you. I hope that, you know, I have served you well, and I hope to continue to serve you for as long as you want me around. Thank you very much for all the love. Mare, my personal love and the thanks to you dahil sa wakas, pinagbigyan mo ako. Maraming salamat. Sana maulit pa ito. Thank you, Mare. The few whom I have always admired and respected in the industry. So, yeah, thank you for this opportunity to be in your show, in your YouTube channel. Yes, and I wish you all the best. And I wish you many more million followers. Thank you, Mare. Alam mo, hindi mo lang alam kung how this interview means a lot to me. Napakalaking karangalan para sa akin. Dahil sabi ko nga, hindi lang po ako kumare, kaibigan, but I am also a big fan of Charo Santos-Concio. And with that, maraming salamat, Mare. Thank you. Hanggang sa ulitin. Yes. Hanggang sa muli. Mga kaibigan, maraming salamat. Please subscribe, share, like, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. Hanggang sa muli, mga kaibigan. See you next time. God bless us all.